Hi guys, it's me Kathleen and welcome back to my channel. So today's video, I'm gonna show you how to pay your bills on Shopee and makapag-earn ka ng coins kapag ka nagbayad ka gamit ang Shopee Pay mo. But before we start, please don't forget to like and subscribe to my channel. And if you want to watch another Shopee related videos, just click my playlist and search for Shopee Corner. So first, open nyo muna yung Shopee application. Then mag-top up tayo kung enough ba yung balance niya sa Shopee. Then kung hindi, mag-top up ka po. So meron akong ginawa na video kung paano mag-top up using your BDO or GCash. Iwan ko na lang yung link sa may taas. Yan. And then meron niya pala ng lucky draw ang Shopee na kapag ka nag-top up ka ng worth 300, pwede ka manalo ng 10,000 cash prize. So eto, maglo-load ako ng 1,500. Then, yung payment ko is online payment using my BDO account. So, meron siya 100 pesos na minimum amount para makapag-top up. And then, pwede siyang gamitin ng 6 o'clock hanggang 9 p.m. ng gabi. Free of charge na po yun, guys. Then, click nyo lang yung pay now. Tapos, make sure na yung email ad na nilagay nyo dito is same sa email address na ginagamit nyo. Kasi, magsisend doon yung DragonPay or yung BDO. Tapos, ayan, yun yung DragonPay instruction. So, for BDO user lang to, guys, ha. Hindi ko na ipapakita kung paano mag-top up using BDO. Iwan ko na lang yung link na isa pang video kung paano mag-top up. Tapos, ito yung last na ibibigay sa inyo ng BDO kapag ka nakapagbayad na kayo. Kunin nyo lang yung last digit na binilugan ko para dun sa reference number. Tapos, yun yung ilalagay mo sa Shopee. Mas mabilis kung tatandaan nyo or kukunin yung reference number na yan. Kasi kung iintayin nyo pa yung email ad, or yung email na isinesend ng BDO sa email nyo is napakatagal. So, tandaan nyo na lang yung reference number na yun. Tapos yan, lagay nyo dyan yung reference number na to para mabalidate agad. So, ayan guys. Once na-validated na yung tinap-up nyo, magre-redirect na yun sa Shopee Pay na application. Ayan. So, ayan. Successful na yung 1,500 na tinap-up ko. Tapos, kinalik ko lang yung lucky draw play kasi nga, di ba, merong lucky draw yung Shopee. So, from here, pwede nyo i-click yung Pay Bills with Shopee Pay. Tapos, mapupunta na kayo dito kung saan kayo pwede magbayad ng bills payment. Or, pwede nyo i-click yung homepage. Click nyo lang yung Load Bills and E-Services. Yan. Tapos, click nyo lang yung Bills Payment. Then, click Pay Now. Aside guys sa pay bills or bills payment, pwede ka din mag-top up dito ng load mo. So, pwedeng mobile load o kaya mobile data. So, kapag gumamit ka ng Shopee Pay dito, mas mababawasan yung babayadan mo. So, for example, nag-load ka ng 30, minsan ang babayadan mo lang is 24 or 22, depende kung ano yung promotion nila sa Shopee Pay. Then, ito yung mga bills na pwede mong bayadan. So, under ng others is yung game vouchers. So, ayan yung mga billers na pwede mong bayadan. The next is yung deals near me. So, ito yung mga store na pwede mong bilan ng voucher. So, for example, itong mga brand na to, yan, makikita nyo may mga discount siya. So, instead na yan yung pinaka-regular price yung babayadan mo, discounted na siya pag binili mo. So, like for example, this one, yung Red Ribbon. Meron siyang 42% na discount. Itong specific item na to, yung Red Ribbon na Mamon and Saimada. So, 29 na lang yung babayadan mo instead na 50 pesos. But, pagka binili mo siya, valid lang siya ng 60 days after purchase. Tapos, andito yung may instruction siya kung paano mo siya i-redeem. But, don't forget na i-check nyo muna yung redeemable na location. Ayan. Yung mga place lang na yan yung pwede mong gamitan. So, for example, bumili ka, dyan mo lang siya pwedeng i-redeem. So, for us, here in Bulacan, ayan, ito yung mga lugar na pwede nyong i-redeeman nung item, nung voucher. Just remember guys na hindi yung mismo item nyo makukuha nyo. Ang ibibigay lang ng Shopee is yung e-voucher, which is yung inyong ipapalit sa mismong store nun. So, next naman ng under ng bills is yung mga postpaid mobile. Ito yung mga postpaid plan na pwede nyo bayadan. Globe, Smart, and then Sun Cellular. The next is yung landline and internet. Yan. So, merong Bayantel, Converge, PLDT, Globe Broadband. The next is yung mga TV cable. Click nyo lang yung select biller. Yan.
Lagay nyo lang kung prepaid siya or postpaid, ah. Then next, electricity. Ito yung mga Meralco kuryente. Yung niloloadan. Ayan. Then back. Then last is yung water. Ito yung mga water bills na pwede. So, ito naman guys, yung amount ng coins na makukuha mo kapag ka nagbayad ka ng bills using your Shopee Pay. Shopee Pay lang siya guys, ha. So, may minimum spend lang siya kung magkano yung makukuha mong coins. Ayan. So, ito pala yung mga ibang payment method na pwede mong gamitin kapag ka magbabayad ka ng bills payment. Ayan. Shopee Pay, credit card, online payment, over the counter. Tapos, payment center. Pero, Shopee Pay lang, guys, yung may makukuha kang coins, okay? Yan, so, magbayad na tayo ngayon. Kinilik ko lang yung landline ng internet. Tapos, ang biller na babayad lang ko is yung PLDT. Yan. Yan, so, ilagay nyo lang yung mga account number, identifier, yun yung telephone number nyo sa kung magkano yung amount. Tapos, don't forget to claim your voucher. So, click nyo lang yun. So, dito meron tayong 4 voucher. So, hindi yan lahat makukuha nyo. Depende lang yan sa amount na may spend nyo or kung magkano yung babayadan. So, claim nyo lang lahat ng voucher na yan. Then, close. Then, then, basahin nyo lang guys yung reminder. So, pag bigyan 8 o'clock, kinabukasan na siya mapopost. Yan. Click nyo lang yung continue. Tapos yung payment option ko is yung Shopee Pay. Sa inyong mga other payment method. Then click mo lang yung continue. Tapos click nyo yung voucher. Huwag nyo kakalimutan na i-click yung voucher kasi sayang naman yung coins na makukuha nyo. So, kung ano yung pinaka nasa unahan, yun yung pinaka magandang coins na makukuha or mariredeem. So, akin is 150 coins yung makukuha ko. Kasi before, nakakuha na ako or nakapagbayad na ako dito dati, kaya hindi 200 coins yung nakuha ko. Tapos, pwede nyo din i-redeem yung coins sa Shopee nyo. Ayan, pwede din siya madedact. Pero for now, hindi ko muna siya gagamitin. So guys, bago nyo pindutin yung pay now, double check yung account number. Make sure na tama. Tapos yung telephone number, saka yung bills amount. Kasi hindi siya pwedeng i-delete or ma-refund kapag ka nabayadan nyo na siya pagka na-order receive na. So, ayan, click nyo lang yung pay now. Then, ilagay nyo lang yung Shopee Pay pin nyo. Ayan. Ayan yung ilagay yung Shopee Pay pin. Payment successful na siya. Tapos, pag kinalik nyo yung order details, ito na yung lalabas. Ayan. So, punta tayo sa home. Ayan. Makikita nyo guys, dito na deducted na yung sa ShopeePay wallet. Tapos, yung Shopee Coins is hindi pa nalalagay. So, click lang natin itong your order is successful sa notification. Ayan. Tapos, hanggang hindi pa siya na-order receive, hindi pa siya papasok. So, kapag click natin yan, then confirm. Ayan. So, completed na siya. So, pag pinindot nyo yung home, yan, magre-reflect na. Sorry. Yan, click mo yung home. So, magre-reflect na yan guys yung Shopee coins na nakuha nyo. So, pumasok na yung 150 na coins balance. Kung gusto niyo naman ng receipt dun sa binayadan nyo, click nyo lang yung notification. Tapos, your order is completed. Tapos, down lang. Tapos, download my receipt. Yan. So, madadownload na siya sa mobile mo. Yan. So, check nyo lang yung notification, tapos download. Tapos, open with mo lang siya. So, kung ano application siya pwede buksan. So, ayan na yung receipt. Ayan na.